Isang senior citizen ang binaril sa ulo sa Bukay Abra. Kagagaling lang ng biktima sa victory party ng nanalong kandidato sa barangay election. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulencio. Nakabulagta at wala ng buhay sa tabi ng kanyang motorsiklo ang 68-anyos na lalaking yan nang datna ng mga pulis sa barangay Pagala sa Bukay Abra. Binaril sa ulo ang biktimang si Silverio Alcaide Lumawig o mas kilala sa lugar na Rolly. Pasado alas 9:30 ng gabi noong undas nang tambangan siya ng di pa nakikilalang sospek. Pauwi na sana si Lumawig matapos dumalo sa victory party ng nanalong kapitan at barangay Kagawad sa kanilang lugar. May narinig silang putok ng baril at maya-maya may mga may nakakita na may vehicular accident daw doon kasi may nakitang tao nakabulagta. Nung tinignan para ng mga iba, siguro ng mga kapitbahay, ano dyan, nakita nila ay sugatan yung tao at yun nga, wala nang hininga. Hindi pa malinaw ang motibo ng pamamaril pero mayroon na silang persons of interest. Itong tao na ito, kung nasing ay makulit, yan ang mga sinasabi ng mga kapitbahay niya, mga kamag-anak niya, may ugali siyang makulit. Kaya siguro sa ugali niya, may mga natatama, nasusulatan ng mga sa loobin o damdamin ng mga iba dyan. Kaya nag-away-away sila dyan. Nilinaw naman ng mga pulis na hindi ito ay tinuturing na election-related violence. Wala kasing koneksyon ng biktima sa mga nanalong kandidato. Pero kasamang barangay Pagala sa 8 barangay sa Bukay na inilagay sa orange category ng COMELEC dahil sa mga binabantayang armed groups. Dahil sa insidente, lalo pang pinapaigting ang seguridad sa bayan lalo't ilang kandidato dito ang pinatay bago ang eleksyon. Yung forces natin, meron pa rin naman yung, kasi ang election period matatapos sa November 29. So we can still deploy them. And of course, nandito naman ang Philippine National Police natin. Dapat magiging alerto pa rin. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.